Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Nagpapasalamat ako dahil ilang araw na rin hindi nagpapakita si Brenda sa mansyon. May mga pagkakataong umaalis si Hans at kina-governor ang punta. Kung ano man ang ginagawa nila doon, hindi naman ako masasaktan ng sobra dahil hindi ko sila nakikita. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Basta, masaya ako kung kasama siya, pero kinakabahan din. Nakakanerbiyos, nakakapanginig ng kalamnan. Sa ngayon, ayoko munang isipin ang tungkol doon. Ang importante ay makakapag-aral ang mga kapatid ko at hindi sila nahihirapan. Kung nagkakausap kami, masasaya naman sila. Minsan, umiiyak ako. Pero kung kapalit naman ito ang maginhawang buhay nila, masaya na rin ako. Linggo ngayon at magsisimba kami. Binigay din ni Hans na day off ang araw na ito. Maaga siya nagpaalam na pupunta sa kabilang bayan dahil may titing na mga binhi na itatanim sa hasyenda. Kahit sa simbahan, kailangan ko pa ring tiisin ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Laking ginhawa ang naramdaman ko pagkatapos ng misa. Mabuti na lang at nakayanan kong tapusin ang misa na walang sinasagot o pinapatulan sa mga taong harap-harapan ko makapanglait. Pagkatapos magsimba, nagkayayaan kumain muna ng pansit malapit sa palengke. Pansita ni na Carlito. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang muli. Marami talaga kaming pag-uusapan. Mga nangyayari sa buhay namin noong nagdaang taon. Dahil kilala na ang pansita ni na Carlito, marami ng tao pagdating namin. Sinalubong kaagad kami ni Aling Bebang at pinaupo. Naku kayo pala! Buti naman at nakasama ka sa kanila, Samantha. Paganda ng paganda ka. Puri na naman niya. Siya lang po ba? Paano naman kami? Pagbibiro naman ni Cathy. Siyempre, gumaganda kayong lahat. Pero pinakamaganda tong si Samantha. Pinangarap ko maging asawa to ni Carlito eh. Sabay yakap sa akin. Biglang lumaba si Carlito na dala ang mga order namin. Si nanay talaga. Kung ano-anong sinasabi, nahihiyang saad nito habang nilalapag ang mga pinggan. Ikaw kasi, ang kupad mo, naunahan ka tuloy. Hindi madaling karibalang isang braganza. Ewan ko mananalo ka sa kanya. Sagot ng ali sa anak nito at tawa na lang ang isinagot ni Carlito. Kumusta ka na pala, Samantha? Tanong sa akin ni Carlito pagkatapos niyang maserve ang mga order. Ayos lang. Ikaw, kumusta? Eto, nakapagbakasyon. Balita sa buong lugar natin ang tungkol sa inyong dalawa ni Mr. Braganza. Alanganing ngiti naman ang tanging tugon ko sa sinabi niya. Akala ko, talaga may pag-asa na ako pagbalik ko? Pero nahuli na nga siguro ako tulad ng sabi ni nanay. Puno ng hinanakit ang kanyang boses. Carlito, marami pa namang iba riyan eh. Hindi ka mahihirapang makakita ng maganda at mabait na babae. Ikaw kasi ang gusto ko, Samantha. Ginagawa ko lahat ng to dahil gusto kong balang araw maging karapat dapat sa'yo. Puno ng lungkot ang mata niya. Pero hindi pa rin ako susuko. Susubukan ko pa rin, Samantha. Baka isang araw, ako na pala ang pinipili mo. At sumigla rin siya.
Pero kay Lito, wala akong maipangangako sa'yo. Hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay. Mabait ka simula noon hanggang ngayon. Pero ayokong aksayahin mo ang oras sa'kin. Kung ibabaling mo ang atensyon mo sa iba, baka may makita ka mas karapat-dapat kaysa sa'kin. Ngumiti ako pagkatapos sabihin yun. Umaasa akong sana makita niya ang babaeng para sa kanya. Pagkatapos kumain, nagyaya pa si Nakati na huwag muna bumalik ng mansyon. Minsan na nga lang kami makapamasyal, kaya susulitin na namin. Nagpaalam naman si Carlito sa nanay niya dahil sasama siya sa amin. Una naming pinuntahan ay ang mga nakahilerang ukay-ukay. Sana pag-uwi mo, Carlito, kasama na ang magiging asawa mo. Tukso ni Aling Bebang sa lalaki at sinulyapan ako. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Sanay ka pa bang gawin to, Samantha? Baka hindi ka na sanay at mainitan kasi alagang-alaga ka ni Mr. Braganza. Panunokso ni Carlito. Pero halata ang kalungkutan doon. Ano ka ba? Si Hans lang ang mayaman. Madalas gumagawa pa rin ako ng mga gawaing bahay. Kung ano ako noon, ganun pa rin ngayon, walang nagbabago. Meron, Samantha. Ang status mo, taken na. Kahit may tawa ang pagkakasabi niya, pero alam kong hindi siya nasisiyahan. Huwag na lang nating isipin yun. Ang importante, magkaibigan tayo. Hindi mababago ng panahon o kung sino mang tao ang lalim ng pagkakaibigan natin. Nagpapasalamat pa nga ako dahil kahit kailan, hindi mo ko hinusgahan. Tanggap mo kung ano ako. Kahit ngayong nakakaangat ka na sa buhay, hindi ka pa rin nagbabago. Pampalubag loob ko sa kanya. Nakasunod lang kami kina Cathy. Minsan, may mga taong napatingin sa amin at iniignora lang namin. Hindi ba? Girlfriend ni Sir Hans yan? Bakit sumasama pa sa seaman? Namamangka siya sa dalawang ilog? Hindi na talaga mapapagkatiwalaan ang mga magaganda ngayon. Nasa loob lang ang kulo. Ilan lang yan sa mga naririnig ko sa mga taong nadadaanan namin. Ginagap naman ni Carlito ang aking kamay. Huwag mo na lang pansinin, Samantha. Kung may nakakakilala man sa sarili mo, ikaw yun. Hindi ka dapat maging apektado dahil alam natin ang totoo. Uwi ka ni Carlito. Napilit pinapagaan ang aking loob. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako sa mga kagaya nila. Oo, masakit. Pero hindi na talaga gaya ng dati. At least ngayon, medyo nakakaya ko na. Hindi ko rin naman sila pwedeng patulan. Dapat, una sa lahat, iisipin ko talaga ang reputasyon ni Hans. Kaya mahal na mahal ka ni Mr. Braganza. Hindi ka lang sobrang ganda. Ang bait mo pa. Dapat ingatan ka niya kasi baka malingat siya. Manakaw kita sa kanya. Sabi niya, sabay lagay sa likod ng aking tenga ang ilang takas na buhok. Pinamulahan naman ako. Hindi dahil sa sinabi niya. Kung hindi, dahil sa ginawa niyang pag-ipit sa aking tenga ng ilang hibla ng buhok. May isang tao ring gumagawa sa akin ng ganito. Naalala ko si Hans. Nasaan na kaya yun? Kaninang umaga nang magpaalam siyang pupunta sa kabilang bayan, nakipagpalit siya ng cellphone sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit. Basta ang sabi niya, cellphone niya muna ang gagamitin ko at siya na muna ang gagamit ng sa akin. Iba na talaga ang impluwensya niya sa buhay ko. Biglang sumusulpot sa aking isip. Napadpad kami sa mga nakahilerang street foods at nagkayayaan na namang kumain. Kumakain ka pa pala ni ganito, Samantha? Tukso na naman ni Carlito na ang tinutukoy ay ang kinakain naming fishball.
Nagsisikuhan naman si Nakati habang nakamasid sa amin. Oo naman, paborito ko pa rin to. Pilit akong sumagot kahit kumakain. Ganito talaga ang namimiss ko kapag nasa barko o ibang bansa bukod sa'yo. Diretso niyang sabi. May naubo kay Nakati. Hindi ko lang masigurado kung sino at kung totoong ubo ba talaga yon. Grabe ka ba naman, Samantha? Pati mukha, may sos? Anong akala mo riyan? Make-up? Pangaasar ni Kati. Pinahid ko agad ang mukha sa pag-aakalang matatanggal ang sinasabi niya. Pero parang kumalat pa yata. Wala pa naman akong panyo dahil naiwan din sa sasakyan kanina. Let me do it. Presinta ni Carlito. Pero bago pa niya nagawa iyon, may huminto na sasakyan sa aming likod at pabagsak na isinarado ang pinto nito. May kamay na pumulupot sa aking bewang at ang palad niya ay nanatili sa aking tiyan. Kung hindi ko lang kabisado ang pabango, baka nagpupumiglas na ako mula sa pagkakahawak niya. Pero kilalang kilala ko ang amoy na ito, pati na rin ang mainit na palad na namamahinga sa aking tiyan. Hi baby, I missed you. Malakas ang pagkakasabi niya at hinalikan pa talaga ang gilid ng aking labi. Hindi ko alam kung nagkamali lang siya ng tansya sa aking pisngi at nasagi pa ang labi ko. Hey, harap ka sa akin. Pinihit niya ako paharap sa kanya. Para naman akong robot na sumunod at hindi pa nahihimasmasan sa kanyang halik. At ano to iyong itinawag niya sa akin? Baby? Saan naman kaya niya napulot yun? Kinilabutan ako. You're so messy. Malambing niyang sabi at kinuha niya ang kanyang panyo sa bulsa at pinunasan ng aking mukha. Maiihi na yata ako. Tensyon? Kaba, pagkabigla, kahihiyan, hindi na ako sigurado kung ano. Samahan pa ng mga taong nagkukumpulan para makiusyoso. Para lang kaming nasa pelikula. You don't have to do that. I'm the boyfriend. It's my duty to take care of her and of course to love her. But thanks anyway. Diretsyong sabi niya kay Carlito. Walang nakaimik sa amin. Unti-unting binabalik ni Carlito ang kanyang panyo sa bulsa. Hindi ko magawang tingnan siya ng diretso dahil kitang-kita ko ang sakit na rumihestro sa kanyang mukha. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Tanong niya sa akin bago kinain sa mismong stick na hawak ko ang kinagatan ko ng fishball. Ang sexy lang ng pagkakanguya niya habang nakatingin sa akin. Kahit alam niyang maraming nakatingin, kinintalan niya nang bigla ng halik ang aking labi. Hindi na talaga pagkukunwaring ubo ang narinig ko dahil nabiluukan si Kati at maagap namang tinulungan ng mga kasama namin. Hindi ko na tinapunan ang tingin si Carlito. Hindi ko na kailangang siguraduhin kung nasasaktan siya dahil alam ko na ang sagot doon. So, where are we heading? Tanong ulit ni Hans. Magandang tumambay ngayon sa park. Nandun din siguro ang nagtitinda ng sorbetes. Suggestion naman ni Josie. Halata na pinagsisihan niya ang sinabi dahil agad niyang tiningnan si Hans na parang nagpapaalam kung papayagan ba sila. Okay, sa park tayo. Ako na ang magbabayad sa lahat ng kinain nila. At iniabot ang 1,000 sa nagtitinda ng fishball. Keep the change. Nakaupo kami ni Hans sa swing habang kumakain ng ice cream. Wala siyang kaarte-arte dahil sarap na sarap siya sa kinakain. Akala ko mandidiri siya o maghahanap ng kahit anong disinfectant. Pero hindi pala.
Tuwang-tuwa ang sorbetero na binayaran lahat ni Hans ang sorbetes at ibinigay sa mga bata. Kaya hanggang ngayon, nakapila pa rin ang mga bata. Sir Hans, maraming salamat po sa ice cream. Sabi ng isang batang paslit na lumapit sa amin. You're welcome. Nakangiting sagot naman ni Hans habang ginugulo ang buhok ng bata sa tuwang-tuwa ito. Madalas kang pumunta rito? Tanong niya kaya nilingon ko na siya. Dati, na mga gusgusin pa kami. Masayang sagot ko na inaalala ang mga sandaling iyon ng buhay ko. Kung saan libre ang mangarap. Sugat sa tuhod lang naman ang magpapaiyak sa'yo. Ang saya siguro ng childhood days mo, no? At lumungkot bigla ang kanyang boses. Hindi ako nagsalita. Naghihintay ng anumang idudugtong niya. Hindi ba siya masaya nung kabataan niya? Hindi ko magawang isatinig ang tanong na yon. Mayaman ako, pero hindi sa ganito. Mapait niyang sabi. Ngumiti siya, pero naiiyak ako sa itsura niya. Ang lungkot ng ngiting iyon at matagal kaming nagkatitigan. Hinawakan niya ang aking mukha, saka ito hinaplos. Puno ng pag-iingat, puno ng pag-aalaga. Kusa akong napapikit. Sana, hindi na matapos ang sandaling ito. Tahimik na hiling ng aking puso. Walang pag-aalinlangan iyong magkakasama kami, pero hindi kailangan magpanggap. Pinagdikit niya ang aming noo. Thank you for being my beautiful memory because I don't have one. Bulong iyon na parang paulit-ulit na sigaw sa aking isipan na hindi ko na yata makakalimutan kahit kailan. Parang may nagliparang paru-paro sa aking tiyan. At dito muna po nagtatapos ang part 14 ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 15 ng kwentong The Billionaire's Proposal. Maraming salamat po!